Hey guys, Joe here, Jubel Call Center. Happy Sunday to all. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung anong igamot nyo sa koi ulcers ng nasakit na inyong koi fish. Kasi ang koi ulcer ay common ito na sakit ng koi fish natin. So, ang recommended ko na gamot ay ito, Betadine. Kasi madali itong mabili natin sa butika, unlike sa potassium permanganate nga, which is very highly recommended yun kung meron kayong access na mabili ng potassium permanganate, kasi broad spectrum yun. Tingnan nyo sa video ko yan, ilagay ko sa link below ang video kung paano gamitin ng potassium permanganate din, kasi ang potassium permanganate very effective. Itong Betadine lang ay alternative lang kung wala kayong potassium permanganate. So without further ado guys, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na update kayo sa ating bagong videos. So guys, kunin nyo ang koi fish nyo na may sugat o koi ulcer at ilagay nyo sa batya or hospital tank nyo at gumamit kayo ng cotton buds na i-dip nyo ang Betadine at saka i-apply nyo directly ang beta sa sugat ng koi fish. Ganito guys, so i-apply yung maigi parang ganito para malinis din ang sugat at matamaan lahat ang mga bacteria o yan, o virus ba, kasi antiseptic kasi ang diba ang Betadine, pwede siya sa bacteria o virus. Minsan din kasi virus ng sanhi. Aside from bacterial infection, ang bacterial infection kasi dulot din yan ng yung kagat ng mga parasites, yung skin flukes, yung kagat ng koto, yung argulus. Yun ang usually nga sanhi na magkasugat ang koi fish at saka ma-infected siya at magkaka koi ulcer ang yan, hanapin nyo guys ang mga sugat, yung mga koi ulcer at gamutin nyo, applyan nyo ng maigi yan, saka take note guys sa sa hospital tank nyo ilagay itong koi fish na under treatment guys, huwag nyo ibalik sa community tank para hindi makahawa. Yan. Yan, so ganyan lang. Swab, lagyan nyo lang ng Betadine ang cotton buds at i-apply sa sugat. Meron kasing meron ding Betadine para sa isda talaga guys, pero wala dito sa atin sa Pinas. Para siyang gel, didikit talaga siya at meron din silang bandage, parang band-aid na waterproof. Paglagay nila sa Betadine na parang gel, didikit siya sa koi ulcer din. Lagyan nila ng band-aid yung waterproof din. So, ito sa atin, okay na lang to. Alternative lang kasi ito sa atin. Kung wala tayong mabili na potassium, take note pala guys, meron na pala sa Shopee. Yung friend ko, si Fish Tia, hanapin nyo yung seller na yan. Meron silang Betadine potassium permanganate na available na bininta sa Shopee. Kalimutan kong mention kanina. Sige, ganyan lang guys. Okay. Simple lang ang process. Okay. Thanks for watching guys. And keep safe. Yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe.
See you on my next video. Take care. Keep safe, everyone. God bless. Extension lagi na spaghetti. Yeah. Oh, extension.